Good morning mga ka-budget buddy. So today is Monday, November 1. So gagawa tayo ng breakfast kasi kagabi pa ako nagugutom. As in, although kumain naman kami pero maaga kasi kami nag-lunch. So nagpabili muna ako sa kanto ng peanut butter. Ito 100 pesos to. Ayan, masarap to. Na-try na namin to, yung maliit na version. Tapos nagpabili ako ng sardinas na maanghang kasi sana magluluto ako ng langka for lunch. Kaso walang langka. Pero nakabili ng gata. Nilagay na sa freezer. So hindi na siguro maluluto to. Bahala na kung anong lunch. Tapos eto, pang salad ko to kasi may mga lettuce kaming binili. So ilalagay ko to sa lettuce. Masarap to. Tuna salad. And then luncheon meat kasi gagawa nga ako ng kimchi fried rice. Papakita ko sa inyo maya-maya. Tapos nagpabili lang ako ng 2 kamatis. Ayan, para sana yung sa ginataan. Kaso hindi na siya maluluto. Tapos Yakult 2 para kay Tres sa bunso. Tapos 4 na itlog para sa kimchi fried rice. Masarap kasi may sunny side up sa kimchi fried rice. Tapos ito, tinapay. So ayan, tapos ito yung kimchi na gagamitin ko. Binili ko lang to sa Korean store, 50 pesos. Konti pa lang nabawas, so gagawin natin kimchi fried rice. Masarap yan. Tapos lalagyan ng cheese. So papakita ko sa inyo maya-maya. Yung ingredients pala ng kimchi fried rice is of course, kimchi, tapos may bahaw kami doon, dinudurog lang. And then, onions, tapos ginisa mix. Version ko to. Hindi version ako kani-kanino. Iba-iba tayo ng paggawa ng pagkain natin. Tapos, kailangan ng cheese. Ang ilalagay ko, luncheon meat. Yung iba, hindi na naglalagay. Pero, I prefer na meron siyang ano, para at least ulam na siya. Tapos, ito. Oyster and liquid seasoning. Optional ito. 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 Optional yan. The rest kasi, hindi rin naglalagay ng cheese yung iba. Pero, mas masarap pag may cheese. Not kung i-try nyo siya, mas masarap siya na may cheese. I-grate mo lang itong cheese. Yung fried rice, inaano pa. Ayun si Delagao. Nag-aano pa siya. Nagdudurog. Tapos si Liet naman, mag-grate na yung cheese. Tapos yung sibuyas. Yan, siya mag-aano, i-slice. Okay, mag-slice na tayo ng sibuyas.
Next is yung kimchi. Merong kimchi na sarap eh. Pero may masarap na lang ito. Yung nangyantap mo na kung masarap eh. Ito yung tigaano eh. Medyo natatabangan ako sa lasa. Naglagay na ako ng ginis sa mix ng liquid seasoning sa ka-oyster. Makita yung kimchi. Ay, tamang puro na yung meat. Pakaramelize na yung cheese. Malo lang. Tikman nyo. Konti na dapat. Yung kimchi fried rice. Ayan. Meron tayong sunny side up egg. Pinag-isa ko na lang para mas mabilis. Time consuming. Tapos, ito yung tirang luncheon meat. So, ayan ang ating breakfast. Kain na tayo. Kain tayo. Bye! Gumawa din pala ako mga kabudget buddies ng tuna salad. Ayan. Lettuce at saka one can na century tuna na spicy. Tapos nalagyan ko lang ng pepper. So, yan na yung breakfast ko. Kasi meron ako ditong bread na may egg. So, yun na yung magiging breakfast ko. So, mga kabudget buddies, ito lang yung grocery namin for this month. Kasi, hindi muna kami nag-grocery ng isang malakihan. So, paunti-unti lang muna. So, naglaan lang ako ng 500 pesos para sa mga snacks ng mga baguettes. Kasi nga may pasok, tapos nag-movie sila, tapos hindi man nakakalabas. Bihira lang. So, yung dapat 1,500 na lang muna. Tapos, nagpabili ako ng mga
basic needs namin, yan, kagaya niyan. Tapos kay Tres, tapos yan. Pakita ko sa inyo isa-isa para makita nyo. So, ito yung napamili niya, worth 449, inabot yung mga pang-snacks nila. So, first, nakabili siya ng Hansel na dalawa. Parang buy one take one yata to. Chocolate yung flavor ng isa, yung isa mocha. Tapos may free siya na chocolate na maliit. So, ayan yung free. Tapos, fudgy bar na flavor combo. Yung lahat na ng flavor ng fudgy bar. Tapos, cupcake na flavor combo din. Tapos, eto, bumili ng ribisco kasi favorite yan ni Tres. Tapos, ito yung nabibili nila sa tindahan kasi nga wala kaming stocks ng pagkain. So, Hi Ho, Happy, Ding Dong, tsaka itong ano to, Clover Beats. Ayan, so, maliliit lang. Tapos, bumili ng pangatangata na malalaki itong mga chips. So, ayan, Crackling, Shit, Nova, Crispy Patata, tapos V-Cut, Clover na malaki, Mr. Chips, saka Pancho. Ito na-try namin, sobrang sarap siya. Kasi sobrang cheesy. Tapos, nagbabili din ako pang dinner namin ngayon. Kasi, weekend nga. So, nagpabili ako ng San Remo na fettuccine. Yan ang dinner. Tapos, dalawang Del Mar na tuna. Ayan, dalawa. Tapos, ito, kasi carbonara nga. Tuna carbonara, Nestle cream. Tapos, evaporada na gatas. Tapos, nagpabili din ako. Sa tindahan lang ito binili, butter. Tapos, cheese. Tapos, nagpabili din ako ng Hana shampoo. Yung 3-in-1 yung pinapabili ko. Kasi meron itong 2-in-1. Eh, mas maganda yung 3-in-1 kasi tatlo. Diba? So, ayun, nagpabili ako ng 4 kasi wala na kaming shampoo. Tapos, ginisa mix. Tapos, eto, nagpabili ako ng saba. Gagawin kong maruya ngayon. Sa partner ng pasta. Wala namang pasok eh. Long weekend kasi mga kabudget buddies. Tapos, nagpabili ako ng sabon namin tatlo. Ayan. Tapos, ito, pina-refill lang to. Bali, hinuhugasan ko lang ito. Pag naubos to. Medyo mahal yung pagkakabili ni Kira kasi 100 pesos daw itong isang galon. Pero malapot daw kasi to. Medyo mahal talaga pag malapot. Sabi ko nga sayang kasi sa Taytay, 15 pesos lang bili ko ng isang ganito. Sabi ko sana sa Taytay ka na lang. 15 pesos pero ano yun, malabnaw. Pero, sakto lang yung pagkalabnaw niya. Tapos, yung malapot, parang 60 plus lang siya. Tapos, wala nang sabon si Tres, so nagpabili ako ng, eto, sabon niya na Johnson's Milk Plus Rice. Ayan, medyo may kamahalan po ito. 500 milligram ang isa, tapos wala din siyang shampoo, so 500 milligram lang. Ito talaga medyo mahal to. Mahal ang mga kay Tres, mahal eh. Tapos, nagpabili ako ng Breeze kasi hindi pwede maubusan. Kalahati na lang yung sabon namin. So, yun lang yung napamili. Tapos, nagpabili pala ako ng Bioflu dalawa. Kasi kagabi, sobrang sakit ng ngipin ko. Gusto kong gisingin si Kira ng mga 2 a.m. para samahan ako maghanap ng gamot. Kasi hindi ako makatulog. Gawa nga yung sobrang sakit ng ngipin ko. Tapos, yung ulo ko sumasabay siya. Masakit na masakit. So, ayun. Nakabili na ng dalawang Bioflu. Tapos, nagpabili ako ng Dolphinal. Ayan. Para sa ngipin ko, sobrang sakit. So, bala ko baka next month, baka magpapa-dentist na ako. So, ayan. So, yun lang yung mga kabudget buddies yung napamili. Hindi na nakabili ng bigas kasi sarado na daw. So, bukas na lang kasi sa ano kami bumibili sa Parola. So, sarado na kasi gabi na eh. Nagabihan na siya kasi nag-pure gold siya tapos nag-save more. Tapos kung saan pang bumili, inutusan ko. Kaya, gabi na. Kaya bukas na lang kasi di rin nakabili ng ulam. So, bukas na lang yung bibilin. Ito lang yung napamili niya. So, mga more or less 2.5 yung nagastos niya yata. Parang ganun. So, imagine gano'n nakamahal ang bilihin dito sa Pilipinas. Diba? Hindi na biro. So, ayun lang yung mga napamili niya. Wala pa kami mga ulam dyan na stocks. So, ayun lang mga kabudget buddy. So, ito si Hypa. Ayan. Pinapahiwa ko na siya ng sibuyas kasi nga maliliit lang hiwa. Kasi nga, para sa pasta. So, ito na mga kabudget buddies yung ating harina. Meron tong
water, harina, tapos salt, saka asukal. Para medyo matamis. Tapos, ito na yung ating maruya. Ito, yung saging pala. Saging lulublub na natin dito. So, haluin muna natin to. Hindi ko masyadong nilaputan kasi ayoko nung sobrang daming harina. Gusto ko yung natitikman pa rin yung ano, yung saging. So, ayan. Okay na to. Malagyan na natin yung saging. Haluin na lang mamaya. Ganito kami magmaruya sa Bicol. Hindi kagaya nung iba na maruya na ano, ini-slice nila ng parang finger. Kami ganyan lang. Pwedeng isa-isa ilublob, pwedeng dalawa. Ganyan, dalawa. So, papakita ko sa inyo kung paano ako magluto ng maruya at saka ng tuna carbonara. Parang napakita ko na yata yung pagluto ng tuna carbonara, pero pakita ko pa rin. Baka lang interesado kayo uli. Ayan, pakulong tayo ng pasta. Okay, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng tuna carbonara. Dun sa previous vlog natin, pinakita ko yun. Pinakita ko luto na. So, eto, step by step. So, first batter. Lagyan ko yung onion. Hindi ako naglalagay ng garlic. Kasi mas masarap ang onion. And then, gumagamit ako ng onion na white. Kasi, medyo matamis-tamis kasi yung white compared sa red. The red is medyo matapang. So, ganyan lang. Ito na yung step by step. Pwede nyo nang sundan. Masarap to, promise. Siguro ito ng mga anak ko. Hindi sila mahilig sa spaghetti. Mas gusto nila yung carbonara. So, pag weekend, hindi kami kumakain ng rice. Madalas, nagluluto ako ng something na hindi namin kinakain the usual days. Pagkatapos yan, sunod niya na yung tuna. Ito pala yung ginagamit ko. Yung Delmar. Kasi, mas cheaper yung price niya, yet yung quality niya is same ng Century Tuna. Tsaka masarap siya. Or pag hindi ito, yung Lucis yung ginagamit ko. So, minsan nilalagay ko tatlong kan, pero ngayon dalawang kan lang. Sobrang sarap nito. Natutunan ko to dun sa Bilasco. Sa Marinduque. Ito yung pinakain sa amin ng pumunta ko. Nakuha ka muna ng ano doon. So, before ko maghalo niyan, ilalagay ko muna lahat ng spices. Para mas madali. Spice. Ano pala yan? Pepper. Tapos, konting fried spice. Konting bagos matapang. And then, garlic powder. And then, nilalagay ako ng isang dinosomax, as usual. Kasi hindi ako naglalagay ng veggies. Before, naglalagay ako. Pero now, hindi na. Tapos, tagyan ko ng chicken fillets para mas malasa siya. And then, pampasarap. Yan, hindi ko season yan. Kadya-tansya nun na lang. Bahala na kayo. Kasi depende sa panlasa niya. Then, halo ko. Tapos, saka ko imamash. Pero, hindi lahat kasi mas matarap pa rin yung may buo-buo siya. Yung nalalasahan mo siya na may buo-buo.
ito na mga kabadget buddies, guto na yung ating tuna carbonara, tapos ito na yung maruya. So ayan, kakain muna kami. Ayan, kumakain na ang buboy. Say hello, buboy. Sarap ba? Meron pa siyang soda doon kasi may tira pa. Si Kira yun, no? Nanonood kasi siya ng cartoons. Tapos nakabukas yung aircon namin, kaya nakaganyan na yung kurtina namin. Tapos si Hai pa naman, kumakain din doon sa kabila. Ito yung pagkain niya. So, yung mga anak ko, basta ganito yung pasta. Ako, favorite nila yan. Ito yung sa akin. Konti lang ako kasi pansin ko ngayon pag kumakain ako, konti na lang talaga. Pero may naman ako kain kasi nagugutom ako. Hindi ko na kaya yung sobrang daming kain. Tingnan nyo yung niluto ko. Ito na lang natira. Tatlo. Si Leet. Dito na siya kakain. Sa sala. Ay sa. Ano. Kasi. Nag-charge siya. Ayan. Dito yung kalat. Ang dami ng kainaan niya ni Wuboy. Favorite niya yun eh. Manonood din yan. Manonood ng... So, ang mga tao dito puro naka-gadget. Pati yung nanay naka-gadget din. Sarap? Sarap? Kalat ng mukha ko. Ito na sa liit. Paano siya?